Ligtas at responsableng paggamit ng computer, internet at email. Dapat maging ligtas at kapakipakinabang sa lahat ng paggamit ng kagamitan at pasilidad sa Information and Communication Technology o ICT. Kailangang mahusay na mapag-aralan ang mga gabay sa ligtas at responsableng paggamit ng computer, internet at email. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang nabibigyang kahulugan ang ICT at ang kahalagahan nito, na ipapaliwanag ang mga panuntunan sa paggamit ng computer, internet at email. Nakabubuo ng mga patakaran na dapat sundin sa ligtas at responsableng paggamit ng computer, internet at email. Tingnan ang nasa larawan. Ano-ano ang mga nakikita mong kagamitan? Tama, ito ay computer desktop, laptop, cellphone, tablet, at TV. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng produkto ng makabagong teknolohiya. Ano-ano ang mga kagamitang nakikita mo sa bahay, paaralan, at mga lugar pasyalan na produkto ng makabagong teknolohiya? Makatutulong ba ang pagkakaroon ng mga kagamitang ito? Bakit? Ang information technology ay tumutukoy sa mga pamamaraan, kasangkapan, at teknolohiya na tumutulong sa mga tao upang makakuha ng impormasyon, maproseso ito, maitago, at maibahagi. Itinuturing din itong sining at agham ng pagtatala, recording, pag-iingat, storage, pagsasaayos, organizing, pakikipagpalitan, exchange, at pagpapalaganap ng impormasyon o information dissemination. Kasiyasiyang gawain ang paggamit ng computer, internet at email. Ngunit, may kalakip na mga salik ang paggamit ng mga ito. Ang ilan sa mga ito ay exposure o pagkalantad ng mga diangkop na materyales. Maaari kang makakita ng materyales na tahasang sekswal, marahas, at ipinagbabawal o iligal. Viruses, adware, at spyware. Maaaring makakuha ng mga virus sa paggamit ng internet na maaaring makapinsala sa mga files at memory ng computer at makasira sa maayos nitong paggana. Panliligalig at pananakot o harassment at cyberbullying. Maaari ka ring makaranas ng cyberbullying o malagay sa peligro dahil sa pakikipag-ugnayan sa mga hindi kakilala. Pagnanakaw ng pagkakakilanlan o identity theft. Ang naibahagi mong personal na impormasyon ay maaaring gamitin ng ibang tao sa paggawa ng krimen. Maaari ding makuha ang impormasyon na hindi mo nalalaman o binibigyang pahintulot. Ito ang tinatawag na identity theft o fraud. Mga kasiyasiya at tamang pamamaraan sa paggamit ng computer, internet at email. Una, tiyakin at itakda kung aling website ang maaaring bisitahin at kung gaano katagal maaaring gumamit ng computer, internet at email. Pangalawa, magpa-install o magpalagay ng internet content filter. Magagamit ito upang mga kapaki-pakinabang na nilalaman lamang ang mababasa at ma-download gamit ang internet. Pangatlo, makipag-ugnayan lamang sa mga kakilala o kaibigan tuwing online. Sundin ang tamang gabay na itinakda sa paggamit ng mga social networking, instant messaging, email,
online gaming at webcam. Narito naman ang ilang bagay na dapat isaalang-alang para sa ligtas na paggamit ng internet. Magkaroon ng malinaw na patakaran ang paaralan maging sa bahay sa paggamit ng computer, internet at email. Ang pasilidad ng internet ay para sa layuning pang-edukasyon lamang. I-access o buksan ang internet sa pahintulot ng iyong guro. Bisitahin lamang ang mga aprobadong site sa internet. Ipinagbabawal ang paggamit ng chat rooms na maaaring magdulot ng kapahamakan para sa mag-aaral. Bawal ang pagdadala ng anumang pagkain o inumin sa loob ng computer laboratory. Ingatan lahat ng kagamitan sa loob ng computer laboratory. Sundin ang mga direksyon ng guro tungkol sa tamang paggamit ng anumang kagamitan. Gamitin lamang ang mga ligtas na search engine sa internet. Nariyan po ang mga halimbawa ng ligtas na search engine sa internet na angkop sa mga batang katulad ninyo na maaaring buksan at gamitin sa pangangalap ng impormasyon na may kaugnayan sa inyong pag-aaral o makakatulong sa inyong pag-aaral. Alamin ang pagkakaiba ng publiko at pribadong impormasyon. Huwag maglathala, magbigay o mamahagi ng anumang personal na impormasyon tungkol sa iyo o sa ibang tao katulad ng tirahan, email address o telepono. Pumili ng password na mahirap mahulaan at palitan ito kung kinakailangan. Huwag ibigay ang password kaninuman, maliban sa mga magulang, at siguraduhin naka-log out ka bago patayin o i-off ang computer. I-shut down ang computer at i-off ang koneksyon ng internet kung tapos nang gamitin ang mga ito. Huwag hayaang nakabukas ang mga ito kapag hindi ginagamit. Ngayon, alamin natin ang tamang posisyon ng paggamit ng computer. Nakikita mo ba ang nasa larawan? Ganito ka din ba umupo? Ganito din ba ang iyong posisyon kapag gumagamit ng computer? Ayan, kapag gumagamit daw po ng computer, ang tamang posisyon kailangan daw mayroong 45 hanggang 70 sentimetro o 18 hanggang 28 pulgada ang layo o pagitan ng monitor sa iyong mata. Dapat daw mas mababa sa mata ang monitor. Naka-eye level lang. I-relax ang balikat. Pantay ang braso at balikat. Nakasandal ang likod. At bahagyang nakatagilid ang braso. Bahagyaring nakatagilid ang mga hita. At wasto ang direksyon ng monitor para maiwasan ang direktang liwanag at hindi sumasayad ang hita sa ilalim ng mesa kung saan nakapatong ang monitor. Narito ang mga pamantayan sa tamang paggamit ng computer. Una, may sandalan ang upuan at maaaring i-adjust ang taas nito. Pangalawa, habang nagta-type, mas mababa ng konti ang keyboard sa kamay. Pangatlo, bahagyang nakaangat ang kabilang dulo ng keyboard. Pang-apat, nakaupo ng tuwid at nakalapat ang mga paa. Pang-lima, tama lang at hindi masyadong mahigpit ang pagkakahawak sa mouse at nakiklik ng mabilis. Pang-anim, walang liwanag na nakatapat sa screen ng monitor. At pang-pito, tinaasan o binabaan ang liwanag o brightness ng monitor hanggang sa maging komportable na ito sa iyong paningin. Ayan,
Alam kong naging malinaw sa'yo ang aking tinalakay. Subuking gawin at sagutin ang nasa subukin mo. Kaya mo ba sabihin ang thumbs up kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng ligtas at responsabling paggamit ng computer, internet at email, at thumbs down kung hindi? Una, natitiyak na ligtas at maayos ang pinaglalagyan ng computer. Thumbs up o thumbs down? Tama ang sagot ay thumbs up. Pangalawa, nakaupo ng tuwid at nakalapat ang mga paa tuwing gumagamit ng computer. Thumbs up o thumbs down? Ang sagot ay thumbs up. Pangatlo, nakasasaliksik ng impormasyon sa mga sites sa internet. Thumbs up o thumbs down? Tama, thumbs up. Pang-apat, natutukoy ang mga panganib na dulot ng paggamit ng internet at nakaiiwas dito. Thumbs up o thumbs down? Ang sagot ay thumbs up. Panglima, nakakapag-share o nagpapamahagi ng file sa mga kamag-aral upang makatulong sa paggawa ng takdang aralin. Thumbs up o thumbs down? Tama, ang sagot ay thumbs up. At ang panghuling bilang, nakasusunod sa mga gabay na pinagkasunduan sa responsabling paggamit ng computer, internet at email. Thumbs down o thumbs up? Tama, thumbs up. Ngayon, naniniwala ako na kaya mo nang gawing mag-isa ang mga pagsasanay na aking inihanda sa iyo. Subuking sagutin at isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Gawain bilang isa, titik A. Isulat sa notebook o sa inyong kwaderno ang titik T kung tama ang pahayag at titik M naman kung mali. Gawain bilang isa, titik B. Piliin ang pinakamabuting sagot ayon sa mga dapat isaalang-alang sa paggamit ng computer. Gawain bilang dalawa. Isulat sa bawat bilang ang mga kapakinabangan ng mga kasangkapang pangteknolohiya sa iyong pag-aaral sa kasalukuyang panahon.
gawain bilang tatlo. Sumulat ng 5 mahahalagang alituntunin o pamamaraan para sa isang responsableng paggamit ng internet. Handa ka na bang iwasto ang iyong mga sagot sa bawat gawain? Sumangguni sa bahaging ito upang iwasto ang iyong mga sagot. Sa wakas, matagumpay mong natapos ang aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat!